Please sign here, Mr. Madrigal. Wika ng abogado si Mr. Reyes. Matapos pumirma ni Joshua ay si Melody naman ang pumirma sa divorce papers. Are you sure that you will not accept any alimony, Mrs. Madrigal? Paninigurado ng abogado. I'm sure. And by the way, it's not Mrs. Madrigal. I'm now Miss Perez. Walang emosyon na sabi ni Melody. I'm sorry about that, Miss Perez. Matapos siguruhing may pirma na ang lahat ng pahina ng divorce papers, ay nagpaalam na ang abogado. Naiwan si Joshua at Melody na nakaupo sa may dining table. There was awkward silence. Si Melody ang unang bumasik sa katahimikan. Ingatan mo ang dining table na to. Matagal na panahon ko tong iningatan kahit lagi mong ginagasgasan. Pabirong sabi ni Melody. Umiti naman si Joshua. Tumayo na siya para umalis na. Sumunod naman sa kanya si Joshua. Hanggang sa tumigil siya sa may pinto ng tahanang ilang taon din nilang tinirhan bilang mag-asawa. Hindi naman nagsalita si Joshua. Kaya lumabas na ng pinto si Melody at humarap sa kanilang dating tahanan. Ngumiti siya habang nakatitig sa bahay. Isang mapait na ngiti. Kaunti lamang ang masasayang alaala niya sa bahay na yun. Pero masakit pa rin sa kanya na ito na ang huling beses na makikita niya ang tahanang magkasama nilang pinangarap ni Joshua na buuin noon. Aminado siyang sa buong pagsasama nila sa bahay na yon ay mas maraming pagkakataon na naging malungkot siya kaysa masaya. Galing sa mahirap na pamilya si Joshua. Sa sobrang hirap nito ay naging workaholic ito. Sinubsob nito sa trabaho ang sarili dahil sa takot na baka maghirap ito muli. Ayaw nitong makadanas ng hirap si Melody tulad ng mga dinanas nito noon. Nasabi lamang namang nasa Amerika si Joshua. Ngunit ordinaryong empleyado lamang naman ng Amerikano na ikalawang naging asawa ng mommy nito. Pero nagpapasalamat pa rin ito sa stepfather nito. Dahil kasabay ng ino ni Joshua ay pinetisyon din ito ang lalaki at kalaunang inampon. Ulila na si Joshua, kaya naman puspusan ng pagpapayaman nito sa napiling negosyo ng restaurant. Hindi nagkaanak si Melody at Joshua sa ilang taon nilang pagsasama. Takot kasi si Joshua na pagdaanan ng magiging anak nila ang pinagdaanan na itong kahirapan noon. Iniisip itong mag-aanak lamang sila kapag malaking-malaki na ang ipon nila. Sa kasamaang palad, kahit malago na ang negosyo nila at ganap ng CEO si Joshua sa sariling restaurant, it was never enough for Joshua. Trabaho pa rin ito ng trabaho hanggang sa halos hindi na sila magkita ni Melody. Kahit nasa iisang bubong sila, ay wala rin nangyayari sa kanilang pagtatalik. Isa ito sa grounds ng kanilang divorce. Melody was a neglected wife. Hindi nagagawa ni Joshua ang mga obligasyon at responsibilidad nito bilang isang asawa. All he wanted to do was to work and earn a lot of money. And Melody got tired of their situation as a couple. Melody, ayos ka lang ba? Untag ni Joshua. Kaya natigil ang emosyonal na nadarama ni Melody habang pinagmamasdan sa kahuli-huli ang pagkakataon ng bahay nila. Sorry. Medyo naging emosyonal lang ako na ito na ang huling beses na makikita ko ang bahay nito. Napamahal na rin to sa akin kahit papaano. Ano ka ba? Kung nagbabago ang isip mo, ay pwede pa naman natin nating bawiin ang divorce natin. O kung hindi na pwedeng bawiin, edi magpakasal na lang kayang muli. Biro ni Joshua. Jokes are half meant, ika nga. Halatang mahal pa rin naman talaga ni Joshua si Melody. Pero hindi na ito napigil sa pagpa-file ng divorce si Melody na maluwag naman tinanggap ni Joshua dahil alam nito na malaki na ang pagkukulang nito sa kanya. Puro ka talaga kalokohan. Naiiling na sabi ni Melody na peking nakangiti. Mauna lang ako at mag-ayos pa ako ng mga gamit ko. Alam mo na, baka mag-excess baggage pa ako. Kailan ba ang flight mo pa uwi ng Pilipinas? Tanong ni Joshua. Ipinasok nito ang mga kamay sa bulsa ng pantalon na tila ba para pigilan ang sarili na yakapin si Melody. Bukas pa naman, pero marami-rami kasi akong gamit. Idadaan ko pa kay Nariza ang ibang gamit na ipamimigay ko sa mga kasamahan kong nurse sa hospital. Hindi ko kasi kayang iuwi lahat ng gamit ko. Medyo mahal din ng pabalikbayan box. Ayan tuloy, nagtitipid ka. Bakit kasi hindi mo tinanggap ang alimony? Maluwag naman sa loob kung mapunta sa'yo mga pera at ari-arian na yun. Conjugal property natin yun. Hay nako, Josh.
Napag-usapan na natin yan, di ba? Fine, fine. Kung yan talaga ang gusto mo. O paano? I guess this is where we part ways. Salamat sa lahat, Melody. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Darating din tayo dyan, Joshua. Darating din tayo sa panahong wala nang anumang hinanakit o ano paman. Sa ngayon, sabihin na lang natin na I still wish you a good life. Lumapit si Joshua sa kanya. Melody, maaari ba kitang mayakap sa huling pagkakataon? Naluluha na ang mga mata nito. Tumango si Melody. Agad siyang niyakap ni Joshua ng buong higpit sa baybulong. Mahal na mahal kita, Melody. That's why I'm setting you free. If you ever change your mind, my door is always open. Bumitiw si Melody nang marinig yon. Muli siyang umiti ng buong pait. Hindi na siya nagsalita dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan nila. Naglakad na lamang siya palayo sa lalaki. Ayaw niyang matukso. Ayaw niyang madala sa pamumahan ni Joshua. OFW nurse si Melody sa Amerika. Huminto siya sa pagtatrabaho mula ng ikasasala ni Joshua dahil ayaw na siya nitong pagtrabahuhin. Hindi na rin niya naasikaso ang pag-a-apply ng green card dahil naging abala siya bilang may bahay ni Joshua. O mas madaling sabihin na binaliwala niya ang oportunidad dahil lunod siya sa kaligayahan noon. Hindi naman niya akalain na aabot sila sa hiwalayan dahil masaya naman sila noong una. Hanggang sa nawala na ng panahon sa kanya si Joshua at binalot siya ng kalungkutan hanggang umabot na sa puntong nasasaktan na siya sa kawalan nito ng oras sa kanya. Noong una ay ayaw ni Joshua na pumayag sa divorce nila. Pero sa huli ay pumayag din ito dahil nakita nito na hindi na siya masaya sa pagsasama nila. Kinagabihan ay hindi makatulog si Melody. Nasa hotel siya na malapit lamang sa airport. Tanghali pa naman ang flight niya, kaya naisipan niyang pumunta sa isang malapit na bar. Siguro naman, everything I have been through ay deserve ko ang ilang shots ng margarita. Hindi madali makipag-divorce sa taong mahal mo. Bulong niya habang nag-aayos sa harap ng salamin. Nagtungo siya sa bar at mag-isa siyang umiinom ng margarita nang isang tapik sa kanyang balikat ang gumulat sa kanya. Ay, kabayo ka! Gulat na bulalas niya. Nilingan niya ang tumapik sa kanya. Hindi siya makapaniwala na si Joshua pala yon. Joshua, anong ginagawa mo dito? Malamang kapareho din ang ginagawa mo. Ikaw ah, magiinom ka pala. Hindi mo malamang ako niyaya. Padespedida mo ba to? Feel yung biro nito. Ang kulit mo talaga. Actually, hindi ako makatulog, Melody. What do you expect? Hindi naman madali itong mga pinagdadaanan natin. Aminin mo, alam mong kakaiba itong divorce natin, di ba? Unlike other couples na naghiwalay, ay tayo lang ata yung nagmamahalan pa. Pero sabi mo nga, hindi ba? Love is not enough. At nire-respeto ko naman yun. Mahabang pahayag ni Joshua. Assuming ka din, oh, Josh. Nakibit baligat lamang ang lalaki. Teka, bakit ka nga ba nandito? Di ba may flight ko tomorrow? Hindi din ako makatulog eh. Ganun ba? Baka malate ka niyan sa flight mo bukas. Lasing ka na oh. Madami ka na atang naiinom. Sige ka, kapag naiwan ka ng flight mo, ibig sabihin babawiin natin ang divorce at hindi ka na uuwi ng Pilipinas. Ibig sabihin din nun, bibigyan mo ba ako ng isa pang chance? Nako ha, ilang chance na bang naibigay ko sa'yo, Joshua? Sa 3 years natin pagsasama, medyo marami-rami na rin yun. Biro lang. Alam ko namang malaki ang galit mo sa akin dahil napabayaan kita at hindi naalagaan ng maayos. I was stupid kaya nakawala ka sa mga kamay ko. At wala akong dapat nasisihin kundi ang sarili ko. I gave you freedom dahil alam kong yun ang magpapasaya sa'yo. But that doesn't mean na 100% na akong agree na pakawalan ka, Melody. I still love you and I will always love you. Napangiti si Melody. Tama na nga ang pagdadrama, Josh. Tapos na ang chapter ng buhay natin bilang mag-asawa. Pinalaya mo na ako kaya hayaan na lang nating maghiwalay tayo ng matiwasay. Okay, if that's what my ex-wife wants. Sabi na lang ni Joshua, pero deep inside ay nasasaktan. Masyado nitong nire-respeto ang lahat ng desisyon ni Melody. Kaya ganoon na lamang nito suportahan lahat ng pasya ng dating misis, kahit nagaano pa yun kasakit. Lumalalim na ang gabi at dahil masaya ang kwentuhan nila,
ay hindi na nila napansin na naparami na sila nung naiinom at tuluyan ng lalasing. Kaya naman kalaunan ay nagdesisyon na silang umuwi na. Tila ba nakalimutan nila na divorced na sila ng mga sandaling yun. Sabay silang sumakay sa kotse ni Joshua at umuwi sa kanilang bahay. Dahil lasing na lasing at puno ng emosyon, ay may nangyari sa kanila ng gabing yun. Kinaumagahan ay nagising si Melody sa tunog ng alarm sa kanyang cellphone. Gulat na gulat siya pagmulat ng mga mata dahil pamilyar ang silid na kinaroroonan niya. Hala, dating bahay namin to ah. Bakit nandito ako? Nang bumangon siya ay nakita niyang natutulog sa tabi niya si Joshua. Wala itong damit kaya't napatingin siya sa sarili niyang katawan. Napapikit siya nang makitang wala din siyang suot na damit. OMG, may nangyari sa amin? Hindi to pwede. Diyos ko po, bakit ba kasi nalasing pa kami? Dahan-dahan siyang tumayo sa kama. Kinuha niya ang kanyang mga damit na nasa sahig. Maingat siyang lumabas sa sala at doon na siya nagbihis dahil wala naman silang ibang taong kasama sa bahay na yun. Nagmamadali siyang umalis dahil mahuhuli siya sa flight niya. Umabot naman si Melody sa kanyang flight at ligtas na nakarating ng Pilipinas. Nang nasa labas na siya ng NAIA Airport, ay naging emosyonal siya. Mainit na. Nasa Pinas na nga talaga ako. It's been 3 years at ngayon lang ulit ako nakauwi. Bulong ni Melody sa bayhubad ng kanyang jacket. 2 malalaking bagahe ang lahat ng kanyang mga gamit. Binitbit na niya lahat ng mahahalaga niyang gamit. Wala na siyang balak na bumalik ng Amerika. Dito na sa Pilipinas ang magiging bagong buhay niya. Kasama yun sa pag-move-on niya sa naghihiwalayan nila ni Joshua. Naglakad siya papunta sa taxi stand. Pero bigla niyang naalala na kailangan niyang magtipid. Hindi naman kalakihan ang kanyang ipon. Hindi niya tinanggap ang alimony sa divorce dahil gusto niyang ipakita kay Joshua na kaya niyang mabuhay nang wala ito. Oo, mapride siyang tao. Kaya kahit malaking halaga ang alimony, hindi niya yun tinanggap. Mahal nga pala ang airport taxi. Magjijip na lang siguro ako. Sayang ang pera. Wala naman ako hinahabol na oras. Uwi ka niya sa sarili. Naglakad na lamang siya papunta sa sakayan ng jeep habang hila-hila ang 2 luggage. Agad din naman siyang nakasakay sa maluwag na jeep. Ibinayad na lamang niya ang malalaki niyang luggage para hindi nakakahiya sa driver. Pagbaba ng jeep ay kinailangan muli niyang maglakad. Hila-hila ang kanyang mga luggage. Nang dumating siya sa bahay ng kanyang ina, ay kita niyang nagulat ito. Melody, anak? Abay, ikaw nga. Bakit hindi ka nagpasabi na uuwi ka para naman nasundo ka namin sa airport? Halika, tutulungan kita sa mga bagahe mo. Takang sabi ng ina niya na si Aling Lilia. Huwag na ho, Nay. Mabibigat ang mga to. Baka mahirapan kayo. Kaya ko naman po. Luminga sa labas ang nanay niya. Asan ang sinakyan mo, anak? Nag-taxi ka ba? Nagtatakang tanong ng ginang. Pero iniba niya ang usapan. Umiwas siyang malaman ng nanay niya na hindi naman siya handa sa pag-uwi niya. Nay, nagugutom ho ako. May pagkain ho ba kayo? Naku, wala na anak. Naubos na. Pasensya na. Kung bakit kasi hindi ka nagpasabing uuwi kang bata ka? Teka't ibibili kita ng pansit dyan kina Deli. Bukas na lang kita yung pagluluto ng paborito mo. Salamat po, Nay. Agad lumabas ng bahay ang matanda at bumili ng pansit sa kanilang kapitbahay na may karinderya. Pagbalik nito ay pinaghahain agad nito si Melody. Gutom na gutom siya. Halos walang hingahan niyang naubos ang isang order ng pansit. Ayos ka lang ba, anak? Bakit parang gutom na gutom ka at pawis ka pa? Naglakad ka ba? Muling umiwas sa paksang yun si Melody. Ang sarap ng pansit, Nay. Salamat po ah. Melody, anak. Bakit sabi biglaan ng uwi mo? Pangungulit pa rin nito. Tila damanan nito na hindi siya okay. At nasaan si Joshua? Bakit hindi mo siya kasama? May tampuhan na naman ba kayo? Napabuntong hininga si Melody. Wala na siyang choice kundi sabihin sa ina ang totoo. Nay, hiwalay na ho kami ni Joshua. Nag-divorce na po kami kaya umuwi na ako dito. Wala na rin naman akong kontrata sa dati kong employer dun sa ospital kaya nagdesisyon ako na dito na lang ulit sa Pilipinas magtrabaho. Biglang nalungkot ang mukha ng kanyang ina at nangilid ang mga luha nito. Anong nangyari, anak? Hindi ba't mahal na mahal niyo ni Joshua ang isa't isa? Sinaktan ka ba niya?
Niloko ka ba niya? Sunod-sunod na tanong ng matanda. Halata ang pag-aalala at panghihinayang. Hindi ho, Nay. Responsabling asawa ho si Joshua. At tama naman ho kayo. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. At tingin ko ay hindi na yun mawawala. Pero minsan kasi, Nay, hindi na ho sapat ang nagmamahalan lang ang mag-asawa. Kailangan din nating samahan din ng effort at oras para tumibay ang kondisyon. Emosyonal na sagot niya sa ina. Nakakaintinding tumango lamang ito. Tumayo ito at niyakap siya. Pwede ka naman nga dito, anak. Buti ngayon at makakapag-bonding tayo lagi. Miss na rin kita. Kung ano man ang plano mo, gusto kong malaman mo na suportado kita, okay? Alam kong masakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Kaya mo yan. Narito lamang ako, ha? Magsabi ka lamang kung gusto mo ng kausap. Salamat po, Nay. Mahal na mahal po kita. Na-miss din po kita. Nako, halika nga at ipasok na natin sa kwarto mo mga gamit mo. Ipag-iinit kita ng tubig para makaligo ka at makapagpahinga na. Sigurado akong may jet lag ka pa. Biglang humalakak si Melody sa narinig. Oh, bakit? Anong nakakatawa sa sinabi ko, anak? Nay, hindi ho jet lag. Jet lag po. Artista po yung jet lag. Hay nako, pareho lang yun. Magkatunog naman eh. Ikaw na bata ka, kung ano-ano ang napapansin mo. Tara na't ayusin na natin yung gamit mo. Alaga akong linisin ang kwarto mo kahit wala ka. Nang makapahinga ng ilang linggo, ay kumilos agad si Melody para maghanap ng trabaho. Hindi siya pwedeng magpa-isi-isi at magmukmuk lang sa bahay, lalo pat matanda na ang nanay niya. Kailangan niya magkatrabaho agad para hindi sila magutom. Matagal na patay ang tatay niya, kaya mula nang magtrabaho siya, ay siya na ang nagtataguyod sa kanilang mag-ina. Gusto niyang suklian ang sakripisyong ginawa nito sa kanya, makapagtapos lamang siya ng nursing noon. Plano nga sana nila noon ni Joshua na ipetisyon ng ina pa US, kaso ay hindi na yun matutuloy kailanman. Nakahanap naman agad si Melody ng trabaho bilang nurse sa isang papublikong ospital. Di hamak na mas maliit ang sweldo niya dito kumpara sa kinikita niya sa Amerika. Pero wala rin naman siyang magawa. Kailangan niya mag-umpisa sa baba. Isa pa ay malaki man ang sahod sa US, pero malaki rin naman ang gastos doon. Halos 2 buwan na siya sa Pilipinas ngayon, at kahit papaano ay nakaka-adjust na siya sa klima at sa buhay dito. Isang araw ay nakaramdam si Melody ng sobrang pagkahilo. Umiikot talaga ang kanyang paningin at nasusuka siya. Nagpaalam siya sa trabaho na mag-a-undertime dahil hindi na talaga niya kaya ang kanyang nararamdaman. Pag-uwi niya ay nanatnan niya sa upuan sa may pinto ang kanyang ina. Dito ito madalas maupo dahil nalilibang ito sa mga dumadaang tao. Oh, ang aga mo atang umuwi anak. Mano po, Nay. Bungad niya sa ina. Matapos magmano ay naupo si Melody sa sofa. Sumandal siya at ipinikit ang mga mata. Masama pang pakiramdam ko, Nay. Nahihilo ako at nasusuka. Baka lipas gutom to. Buntis ka, anak? Walang ano-anong sabi ng matanda. Nay, buntis? Kaka-divorce ko lang ho. Wala naman po ako nobyo para mabuntis. Ang bilis ng pinting ng pulso mo, oh. Buntis ka, anak. Nurse ka, diba? Dapat alam mo yan. Nakangiting wika pa ni Aling Lilia. Bakit ho kayo nakangiti, Nay? Irritabling tanong niya. Aba, ay diba't matagal na akong nangungulit ng apo? Sa wakas ay napagbigyan mo ako na makita ko pa ang apo ko bago man lang ako mawala sa mundong to. Teka, sasabihin mo ba sa dati mong asawa na buntis ka? Nay naman, napaka-advance mong mag-isip. Huwag kang masyadong umasa, baka malungkot ka lang. Magpapahinga po muna ako. Baka pagod at puyat lang din ang dahilan ng pagkahilo ko. Alam ko ang pulso ng buntis. Hindi ako maaaring magkamali, Melody. Nagdadalang tao ka. Magpa-check up ka agad. Iiling-iling na pumasok si Melody sa kanyang kwarto at nagpahinga. Noong una ay hindi pa siya makatulog. Kinakabahan siya na baka nga buntis siya. Hanggang sa naisip niya yung nangyari sa kanila ni Joshua bago ang flight niya. Lasing din si Joshua noon kaya maaaring nawalan nito ng kontrol ng oras na yon. Hapon na nang magising siya. Agad siyang nagbihis at lumabas para bumili ng pregnancy test. Pag-uwi ay dumiretso na siya sa banyo para malaman na niya kung buntis nga siya.
Matapos ilagay ang ihi sa pregnancy test, ay nanatili siyang nakaupo. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba. Makalipas ang ilang minuto, ay tiningnan niya ang pregnancy test at nakita niya ang dalawang matitingkad na kulay pulang linya. Oh my gosh, this can't be true. Bulong niya sa sarili at binuksan ang dalawa pang pregnancy test. Natulala na lamang siya dahil lahat ng tatlong pregnancy test ay may dalawang linya. Matingkad na kulay pula ang mga ito, kaya't hindi na niya maipagkakaila na buntis siya. Tumulo ang mga luha niya. Matagal na niyang gusto magkaanak, pero ngayon pa ito nangyari na hiwalay na silang mag-asawa. Paglabas ng banyo ay dire-diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto. Dumapa siya at ibinaon sa una ng kanyang mukha na para bang pinipigilan niya ang mga luha. Isa pang pinaproblema niya ay ang kontrata niya sa ospital. Hindi siya maaaring magtrabaho sa ospital na buntis siya. Hindi ligtas para sa mga baby. Nasisimulan ko na ang buhay ko ng mag-isa. Bakit ngayon pa ito nangyari? Umiiyak na bulalas ni Melody. Gusto sana ni Melody na itago muna ang kanyang pagbubuntis at pumasok muna sa trabaho kahit ilang buwan pa. Pero masyadong malaki ang kanyang tiyan. Hindi ito kayang itago. Nang nagpatingin pa siya sa doktor, ay nagtaka ito dahil ubod ng laki ang kanyang tiyan. At tila hindi lamang iisang pintig ng puso sa kanyang tiyan. Sa ultrasound ay napatunayan nga na hindi lamang iisang kanyang pinagbubuntis, kundi tatlo. Triplets ang kanyang magiging anak. Anak, kailangan mong sabihin yan sa asawa mo. Hindi mo kakayanin mag-isa yan. Kung isa lang sigurong ipapanganak mo, ay kakayanin natin. Pero tatlo yan. Malaking gastos pati yan. Isa pa, karapatan din naman niyang malaman na magkakaanak na kayo. Pangungumbinsi ni Aling Lilia kay Melody. Hindi ho niya gustong magkaanak, Nay. Paano mo namang nalaman yan? Sinabi naman ho niya, natatakot siyang mapagdaanan ng magiging anak niya mga pinagdaanan niya noong hirap. Nasunod pa rin si Melody. Hindi niya ipinaalam kay Joshua ang kanyang pinagbubuntis. Nang minsan kasing silipin niya ang social media account nito, ay nakita niyang may mga larawan ito ng babae na kasama. At ang isang nites ay ang chef na pinagseselosan niya dati. Nasasaktan siya dahil nagkarelasyon agad dito si Joshua kahit nakatatapos pa lamang ng divorce nila. Paglipas ng 7 na buwan, ay nairaos ni Melody ang panganganak sa kanyang triplets. Tinulungan naman siya ng ospital na dati niyang pinagtatrabahuhan. Pati ang local government nila ay nagpahatid ng tulong para sa triplets. Pinagtulungan nila ng kanyang ina ang pagpapalaki sa triplets. Ngunit sa kasamaang palad, ay pumanaw ang nanay ni Melody dahil na rin sa sakit. Kaya't naiwan siyang mag-isang nagpapalaki sa triplets. Para siyang napilayan sa pagkawala ng nanay niya. Pero nangako siyang kakayanin niya kahit na napakahirap. Subalit naging napakahirap ng buhay nila ng triplets. Hindi na siya makapagtrabaho dahil wala siyang pag-iiwanan sa triplets. Tapos, may hika pa ang isa sa mga ito. Ningit sa kaalaman ni Melody na umuwi na ng Pilipinas si Joshua. Sa kasalukuyan ay 5 taon na silang hiwalay. Pero may parte pa rin sa puso ni Joshua na umaasa na sana ay magpusumuli ang landas nila ng dating asawa. Nagtayo si Joshua ng branch ng restaurant niya sa Pilipinas. Natupad na lahat ng pangarap niya. Ang maging CEO, marangyang buhay, maraming ipon, at may mga branch ng negosyo. Sure na si Joshua na kahit kaapu-apuhan niya ay hindi na maghihirap. Pero sa kabila ng yaman at pagsusumikap, he still feels incomplete. At alam niya ang dating asawa lamang ang makakapagpuno noon. Isang araw sa labas ng restaurant ni Joshua ay nakita niya na may sisilip-silip na 3 bata na magkakamuka. Napangiti siya at nakitan sa mga ito. Kaya naman nilapitan niya mga ito para tanungin kung nagugutom ba mga ito. Kaya silip ng silip sa salaming dingding ng restaurant. Mga bata, anong ginagawa niyo dyan? Naghahanap ba kayo ng makakain? Nakangiting tanong ni Joshua sa 3. Baka gusto niyo kumain, ililibre ko kayo. Ako naman ang may-ari ng restaurant na to eh. Hindi po, kumain na po kami kanina. Salamat na lang po. Sagot ng isa sa mga bata. Ganun ba? Ang cute niya naman. Triplets ba kayo? Opo. Sagot sa kanya ng medyo chubby na bata. Eh ano yung bitbit niyo na sa ako? Nakangalakal ba kayo? Opo. Ang bata niyo pa para mangalakal.
Dapat sa inyo naglalaro lang at nag-aaral. Biglang naawa si Joshua sa mga ito. Medyo madungis din kasi ang mga to. Naalala na naman niya noong walang-wala sila ng nanay niya. Nangangalaka din sila o kaya ay naghahanap ng pagpag sa mga basurahan. Buti na lang nga at nakilala ng nanay niya ang stepdad niyang Kano noong minsang tulungan nito dahil na-hold up ang stepdad niya habang naglalakad papunta ng mall. Mula noon ay nabighani na ito sa nanay niya hanggang sa nagkamabutihan at dinala nga silang mag-ina sa Amerika. Wala po kaming oras para maglaro, sir. Mas kailangan po namin maghanap buhay para makatulong sa mama namin. Sagot ng isa sa triplets na malamang ay panganay dahil mas malaki ito sa mga kapatid. Ganun ba? Anyway, ano mga pangalan niyo, mga bata? Ako po si Kurt. Ang bunso naman po namin ay si Kenneth. Si Kevin po panganay sa amin. Ang gaganda naman ng mga pangalan niyo. Bakit pala kayo nandito kung hindi kayo kakain? Tinitingnan lang po namin ang menu niyo. Gusto po kasi sana naming malaman ang presyo ng okonomiyaki. Sagot ni Kurt. Oh, bakit niyo naman gustong malaman ang presyo ng okonomiyaki? Nagtatakang tanong ni Joshua. Sir, paborito po kasi yun ng nanay namin eh. Malapit na po kasi ang karawan niya kaya gusto sana namin siyang bilhan. Parang regalo na rin po namin kasi ang dami po niyang hira para sa aming tatlo. Paliwanag naman ni Kenneth. Ah, ganun ba? Nakakagulat naman. Alam mo bang bihirang-bihirang umorder ng pagkain na yan? Hindi kasi yan popular lalo na dito sa Pilipinas. Oo nga po, pero may kamahalan po pala eh. Hindi po namin kayang bilhin. Siguro po sa susunod na birthday na lang po ng nanay namin, pag-iipunan pa namin ng pambili. Sabi naman ni Kevin. Huwag kayong mag-alala. Dahil mababait na anak kayo, kaya sagot ka ng okonomiyaki ng nanay nyo. Ayos ba? Namilog naman ang mga mata ng triplets at tila gusto pang magkatalon sa tuwa. Wow! Talaga po, sir! Maraming salamat po! Sa inyo po ba talaga itong restaurant na to? Tanong ni Kenneth. Oo, sa akin to. Masaya si Joshua na sa wakas ay nakapagbuka siya ng restaurant sa Pilipinas. Tinawag niya itong Sweet Memoir. At masaya rin siyang tuparin ang munting hiling ng tatlong bata sa kanyang harapan. Hindi niya alam pero magaan ang loob niya sa mga ito. Kahit madungis ang mga ito, ay hindi man lang siya nakaramdam ng pandidiri sa tatlo. Maraming salamat po talaga, sir. Sigurado kaming matutuwa ang nanay namin. Masayang pahayag ni Kevin. Teka, kailan makarawan ang nanay niyo, kids? Curious na tanong ni Joshua sa mga ito. Sa September 12 po. Masigla at sabay-sabay na sagot ng triplets. Bo, ka-birthday niya ang kaibigan ko. Ay, talaga po. Makikita rin po ba kayo ng kaibigan mo sa kaarawan niya? Tanong ni Kurt. Ha? Eh, hindi kami makikita. Bigla ko lang naalala ang birthday niya. Bakit po hindi kayo makikita? Matagal na kasi kami walang komunikasyon ng kaibigan ko na yun. Ah, ganun po ba? Gusto mo po ba siyang makita ulit? Oo, na hindi. Oo, na hindi? Paano po yun? Alam mo, Kim, kapag malaki ng isang tao, nagiging komplikado ng mga bagay-bagay. Kahit ipaliwanag ko, hindi mo maiintindihan sa ngayon. Basta ang alam ko lang, nasa puso ko siya palagi. Ganun po pala yun. Tila mangungulit pa ang bata, kaya't iniba na lamang ni Joshua ang usapan. Sige, pumunta kayo dito sa karawan ng inyong nanay at bibigyan ko kayo ng okonomiyaki. Okay ba, kids? Nakangiting sabi niya sa mga ito. Salamat po, sir. Ang bait niyo po. Sabay-sabay na sabi ng triplets. Kung nakakain na pala kayo, how about dessert? Gusto niyo ba ng ice cream o kaya naman eh, cake? Alok niya sa mga ito. Ewan ba niya at masaya siyang kausap ang tatlo? Parang ayaw niyang umalis ang mga ito. Kaya naisipan niyang yayaing mag-ice cream. Nagtingin na naman ang tatlong bata. Gusto po sana namin pero ang dumi po namin. Nakakahiya po sa mga customer niyo, sir. Baka mag-alisan pa po sila dahil sa amin. Nangihinayang nasabi ni Kenneth. Hindi naman siguro. Okay lang yun. Kasama niyo naman ako eh. Ang kakit niyo kaya. Baka nga matawa pa sa inyo mga yun eh.
Ayaw po talaga namin, sir. Dati po kasi may mga ganyan. Natutuwa at naawa po sa amin tapos isasama kami sa labas ng restaurant. Naririnig lang po namin ng mga masasakit na sinasabi ng mga tao. Tulad ng mabaho daw po kami. O kaya naman eh, madumi daw po kami. Baka daw po may mga sakit din kami. Ayaw na po namin maulit yun, sir. Tila matandang paliwanag naman ni Kurt kahit nabakas sa mga mata panghihinayang. I understand, kids. Ganito na lang. Dito na lang tayo sa parking lot. Ilalabas ko dito ang mga ice cream at sabayan nyo na lamang akong kumain. Ayos ba yun? Biglang nagliwanag ang aura ng triplet sa sinabi niya. Ayos na ayos po! Sabay-sabay na namang sagot ng triplets. Pumasok agad ng restaurant si Joshua at nang lumabas siya ay may dala na siyang lata ng ice cream at mga apa. Wow! Chorus at manghang bulalas ng mga bata. Tila bang yun lamang nakakita mga ito ng ganoong pagkain? Aliw na aliw naman si Joshua sa mga ito. Masayang ipinaglagay ni Joshua ng ice cream ang mga bata sa apa. Masarap ang ice cream namin dito, kids. Dahil kami mismo ang gumagawa ng mga to. Kwento ni Joshua sa tatlo. Weh, pwede po ba yun, sir? Hindi po ba sa factory yun galing? Hindi naniniwala ang tanong ni Kenneth. Hindi lahat ng ice cream ay gawa sa mga factory. Meron ding homemade at mas masarap at sure na malinis. At itong ice cream na to, ako mismo nag-invento nito. Tikman nyo, kapag approve sa inyo, bibigyan ko kayo lagi ng ice cream. Sabay-sabay naman tinikman ng triplets ang hawak ng mga itong ice cream sa apa. Inaabangan ni Joshua ang reaksyon ng tatlo habang ninanamnam yun. Wow! Sobrang sarap po nito, sir! Napapatalon na bulalas ng triplets nang matikman ng ice cream. Natawa naman si Joshua sa mga ito. Salamat, kids. Dahil dyan, tuwing pupunta kayo rito, may free ice cream kayo. Salamat po. Ang natikman lang po namin ice cream ay yung dirty ice cream na nilalako sa kalsada. Kwento ni Kevin matapos kumagat sa apa. Magaling po ba kayo magluto, sir? Usisa pa nito. Siguro. Kasi maraming kumakain sa restaurant ko at masaya sila pag nabubusog sila. Para sa akin, kapag mahal mo ang ginagawa mo, gagaling ka talaga. Ganun po pala yun. Ako rin po, gusto ko rin maging chef pag laki ko. Hoy, kailangan na natin umalis. Baka hinahanap na tayo ni nanay. Kaalala ni Kenneth sa dalawang kapatid. Ay, oo nga pala. Tara na. Sigunda ni Kurt. Salamat po ulit sa ice cream, Sir Poging Mabait. Alis na po kami. Baling ng tatlo kay Joshua. Wala nga naman, kids. Ingat kayo, ha. Huwag niyong kalimutang puntahan dito ang okonomiyaki ng nanay niyo sa kaaraw man niya. Okay? Nariyan lang ako lagi sa loob ng opisina. Sabihin niyo lang sa guard na hinahanap niyo ako. Opo, salamat po. Masayang umalis ang tatlo habang kinakain ng natitirang ice cream na bigay ni Joshua. Nagtatalunan at naghahabulan pa mga ito sa daan. Nakatingin lamang si Joshua sa mga ito at nakangiti pa rin. Ang cute ng mga bata. Sana magkaanak din ako ng triplets. Wait, hindi ko man lang pala nasabi sa kanilang pangalan ko. Bulong ni Joshua sa kanyang sarili. Hanggang sa dumating ang araw na nakatakdang bumalik ang triplets. Kaarawan na ng ina ng mga ito at maaga ang mga itong dumating sa restaurant para kunin ang pagkain pangako ni Joshua. Hindi pa gaanong marami ang tao sa restaurant na mga oras na yon. Kumatok ang tatlong bata sa salaming dingding ng restaurant nang mamataan si Joshua sa loob. Agad naman ang mga itong pinapasok ng gwardya. Hindi nahiyang pumasok ang triplets ng araw na yon dahil bagong ligo at maayos ang mga damit. Nag-ayos talaga mga ito para sa birthday ng nanay ng mga ito. Magandang araw po, sir. Nandito lang po kami para kunin yung pagkain ibibigay niyo po para sa karawan ng nanay namin. Nakangiting panimula ni Kenneth nang makaharap na si Joshua. Oo naman, kanina pa nga nakahanda yun eh. Ang tagal niyang dumating. Sagot ni Joshua. Ngumiti naman ang mga bata. Maraming salamat po, sir. Matutuwa po ang nanay namin mamaya. You're welcome, kids. Happy ako na ipagluto nanay niyo ng special para sa kanya karawan. Sabihin niyo sa kanya, happy birthday, ha? Iniabot niya sa mga bata ang pagkain. Matapos ang ilang minutong kwentuhan, ay nagpaalam na ang triplets.
Dumaan pa ang triplets sa pansiteria para bumili ng pansit con lechon. 200 piso ang isang order. Ilang buwan ding inipon ng tatlo ang 200 piso na yon para sa kaarawan ng ina. Nang makuha ang order na pansit ay dumaan naman ang mga ito sa talipapa para bilhin ng tsinelas na ireregalo ng mga ito sa ina. Sira-sira na kasi ang tsinelas ng nanay ng mga ito. Ang kaliwang paa nga ay nakatali pa ng plastic na straw para huwag humiwalay ang swelas. Nang dumating ang triplet sa bahay, ay nagsasalansanan ng mga tinuping damit si Melody. Tapos na niyang labahan at lunchahin ng mga damit ni Mrs. Lopez. Ito ang kapitbahay nilang nagpapalabas sa kanya palagi. Ide-deliver na niya yun agad para mabayaran na. Kalahati nga lang ang ibabayad sa kanya sapagkat may pagkakautang pa siya dito nang minsang ma-hospital si Kenneth, ang bunso niyang anak na hikain. Happy birthday, nanay! Sabay-sabay niya sigaw ng triplets pagkapasok sa loob ng barang-barang nila. Nabigla naman si Melody sa pagdating ng mga ito at napangiti. Oh, mga anak! Nako, salamat at naalala niyo yung birthday ko. Pero saan ba kayo galing? Kanina ko pa kayong hinihintay. Maghahatid ako ng mga nilabhan at pinlansya kong mga damit. Mamaya na po yan, nanay. Kumain po muna tayo. Birthday niyo po, di ba? Nakangiting sabi ni Gert. Oo nga po, nay. Huwag ka na muna magtrabaho ngayon. Kaarawan mo naman po. Dagdag pa ni Kevin. Ay nako, hindi pwede hindi maglabada si nanay mamaya. Anong ipambibili natin ng pagkain bukas? Hindi naman titigil ang gastos porket kaarawan ko. O sige na nga po, nay. Kumain na lang po muna tayo, nanay, bago mo ihatay yung mga damit kay Mrs. Lopez. Ito po, oh, may dala po kaming pagkain. Masayang wika ni Kevin. Sabay inilabas ang pagkain na hawak kanina pa. At ito naman po regalo namin sa inyo, nanay. Sabi naman ni Kurt, sabay abot na yun sa ina. Sorry po, wala na po kaming pambili ng pambalot eh. Sakto lang po sa pansit ko na tiyan at regalo ang ipon naming pera. Nako mga anak, hindi na kayo dapat nag-abala. Okay lang naman si nanay eh. Naiiyak na sabi ni Melody pagkakuha sa regalo ng mga bata. Ano ba to mga anak? Napaka-sweet niyo talaga. Buksan mo po, nanay! Sabay-sabay na sagot ng triplets. Agad nga binuksan ni Melody ang brown paper bag at nakita niya ang isang tsinelas. Napaluha siya sa tuwa. Kahit hirap na hirap sa buhay, ay napakapalad niya sa mga anak at mahal na mahal siya ng mga ito. Isa pa hirap na hirap na rin siya sa kanyang tsinelas, pero nangihinayang siyang bumili ng bago. Sa isip-isip niya ay pagkain na lamang ang bibili niya kaysa tsinelas. Kaya naman niyang magtiis para sa kanyang mga anak. Sa totoo lang ay napakalaki na ng pagkukulang niya sa triplets. Madalas ay kapos sila sa pera. Hindi naman siya makabalik sa pag-nurse dahil mula nang mamatay ang lola ng mga ito ay siya na lang ang aasahan. Walang aabuti ng sweldo niya sa ospital kung kukuha siya ng tag-aalaga sa mga anak. Kaya kahit mahirap maglabada at rubakit-rakit, tinitiis niya para sa triplets. Nako! Salamat mga anak ha, ang ganda nito. Pero hindi na sana kayo nag-abala, ayos pa naman ako sa tsinelas ko eh. Pagsisinungaling pa niya. Para po talaga sa'yo yan nanay, pinag-ipunan po talaga namin. Naiiyak na sagot ni Kenneth. Salamat talaga mga anak ko ha. Teka, saan kayo kumuha ng pambili ng mga to? Namasura po kami nay, pag-amin ng tatlo. Kaya pala ang babaho at ang dudungis niyo sa tuwing uuwi kayo. Huwag niyo nang uulitin yun ha. Kaya pa naman ni nanay maglabada eh. Hindi talaga alam ni Melody na namamasura ang triplets. Akala niya ay dahil lang sa paglalaro kaya umuwi ang mga ito ng madudungis. May malapit kasing palaruan sa lugar nila at doon madalas mamalagi ang triplets. Panatag naman siyang hayaan ng mga ito dahil tapat lamang yun ang barangay hall at maraming tanod na nakabantay sa mga bata na naglalaro. Opo, nanay! Gusto lang po namin mapasaya ko ngayon. Sabay-sabay muling sagot ng tatlo. Kain na po tayo! Sabi pa ng mga ito. Kumuha naman ng plato si Melody para ilipat ang pansit doon. Pero nahinto siya sa ginagawa nang makita ang isang magandang paper bag na bitbit ni Kenneth. Ano to, anak? Mukhang mamahalin ah. Ang ganda ng lalagyan. Pagtataka ni Melody. Ako na miyake po yan, ay.
Paborito mo po. Ha? Okonomiyaki? Saan kayo bumili nito at saka ang mahal nito ha? Paano kayo nakabili nito? Huwag niyo sabihin hindi niyo rin mula sa pangangalakal. Hindi po, Nay. May nakilala po kaming lalaki na nagbigay sa amin yan. Dati po kasi nagtitingin lang kami ng presyo niyan sa restaurant niya. Pero inalok po niya kami na bibigyan na lang daw po niya kami dahil kaarawan mo naman daw. Sabi niya po pala, happy birthday daw po. Talaga ba, mga anak? Nako, kapag nakita niyo ulit siya, pakisabi na salamat ha. Nakakaabot ba kayo sa bayan? Opo, Nay. Sorry po. Okay lang. Basta next time, magpapaalam kayo kay Nanay, ha? Saka kahit mabait yung lalaki na sinasabi nyo, huwag kayong basta-basta sasama if ever niyaya niya kayo sa kung saan. Maliwanag? Opo. Saka naroon lang naman po siya lagi sa restaurant niya, Nanay, eh. Kaya hindi po siya nakakatakot. Sobrang bait po niya. Wika ni Kurt. Mabuti naman kung ganun. O siya, ito na mga plato at kumain na kayo. Habang nagkakagulo ang triplet sa mga pagkain, ay natitigilan naman si Melody. Naalala niya ang ama ng mga bata, si Joshua. Masarap kasi itong magluto ng okonomiyaki. Nagtaka rin siya na meron pala mga restaurant sa Pilipinas na nagtitinda ng paborito niyang pagkain. Natikman lamang kasi nila yon nang minsan silang magbiyahe ni Joshua sa Japan. Lalo siyang nagtaka dahil kay Joshua lamang siya nakatikim ng okonomiyaki na maanghang at may keso. Ang original na bersyon nito ay wala namang keso at lalong hindi ito maanghang. Ginawa lamang ni Joshua na maanghang ang version nito dahil mahilig si Melody sa sili at maanghang na pagkain. Nay, okay ka lang po ba? Tanong ni Kevin nang mapansing tulala ang ina. Oo naman anak, masayang-masaya nga ako dahil sa inyo eh. Masaya po kayo? Pero bakit mo kayo tulala, Nanay? Wala naman. May naalala lang ako. Sige lang, kumain pa kayo. Gusto niyo ba ng soft drinks? Opo, Nay. May pera po ba tayong pambili ng soft drinks? Oo naman, anak. May naitabi ba ako dito? Hindi ko naman kasi alam na susurpresahin niyo ako kaya't nagtabi ako ng pambili ng pansit. Pero nakabili na pala kayo. Heto't ibili mo na lang ng soft drinks sa tindahan. Tumalima naman si Kevin at agad ding nakabalik. Bitbit ang napakalamig na isang litro ng coke. Pag may ganoon silang inumin ay masaya na sila. Hindi rin kasi kayang ibili palagi ni Melody ang triplets ng kahit simpleng inumin at snack sa tindahan. Minsanan lang talaga kapag may sobra siyang pera. Masayang nagkainan ng mag-ina. Kahit salat na salat sa pera ay pinipili pa rin nilang maging masaya kahit sa simpleng paraan. Palagi niyang sinasabi sa mga bata na maging masaya ang mga ito. At kontento sa bagay na biyaya sa kanila. Naging aral na sa kanya ang naging karanasan nila ni Joshua. Palagi niyang naaalala ang sinabi noon ng dating asawa na love is not enough. Never itong nakontento sa yaman nito noon, kaya napabayaan siya bilang asawa nito. At ayaw niyang mangyari yun sa triplets. Sa mga sumunod na araw, napadalas ang pagdaan ng triplets sa restaurant ni Joshua. Hindi na nangangalakan ang mga ito. Naglalaro lang at gumagala. Dahil hindi naman kalayuan ang bahay ng mga ito sa kabayanan. Natutuwa ang mga ito kapag kasama at kausap si Joshua. Madalas din bigyan ni Joshua ng mga masasarap na pagkain ng mga bata. Minsan habang kumakain sila, ay naisipan ni Kenneth na tanungin si Joshua tungkol sa kanyang pamilya. Kilala na ang triplets ng mga staff ni Joshua. Kaya automatic nang pinapapasok ng mga ito sa loob ng restaurant ang mga bata kapag napapadaan. Sir, wala po ba kayong anak? Saka matagal na po tayong magkakilala pero hindi pa po namin alam ang pangalan niyo. Oo nga no. By the way, tawagin niyo na lamang akong Kuya Jay. At sa tanong mo kanina, wala pa akong anak Kenneth. Si Kurt naman ang nagtanong. Asawa po meron? Wala din. Bakit po wala? Ang gwapo niyo naman po at ang bait. Wala na kasi yung taong mahal ko. Madamdaming sagot ni Joshua. Biglang kumuhit sa alaala niya ang babaeng pinakamamahal. Namatay po ba? Tanong naman ni Kevin. Natawa naman si Joshua ng bahagya. Hindi naman. Ibig ko lang sabihin na wala na siya sa buhay ko. Ayaw niyo pong manligaw sa ibang babae, Kuya Jay? Ayoko. Minsan sinabukan ko na rin magkaroon ng relasyon sa iba pero...
parang pareho lang kaming nasasaktan sa bandang huli. Mahirap talagang pumasok sa isang relasyon kung iba naman talagang mahal mo. Hindi niyo pa maiintindihan kasi mga bata pa kayo. Teka, bakit niyo naman naitanong kung may asawa o anak na ako? Mukha na ba akong tatay? Hindi po. Napansin na po kasi namin na lagi ko pong mag-isa. Wala ka pong kasamang anak lagi o asawa. Sagot ni Kevin. Kuya, alam mo po, para ka pong ang nanay namin. Sabat naman ni Kenneth matapos sumubo ng fried chicken. Anong ibig mo sabihin, Kenneth? Pagtataka ni Joshua. Ang nanay din po kasi namin hindi na nag-asawa simula nung naghiwalay sila ng tatay namin. Baka po mahal pa niya ang tatay namin. O kaya naman po, dahil sa aming tatlo, kaya ayaw na niyang mag-asawa. Bakit? Nasaan ba ang tatay niyo? Hindi po namin alam eh. Ang alam lang po namin, naghiwalay sila ni nanay bago pa niya malaman na buntis siya sa aming tatlo. Wala na po kami masyadong alam dahil ayaw po ni nanay na napag-uusapan si tatay. Sinserong kwento ni Kenneth. Ang dalawa naman itong kapatid ay abala sa pagkain. Naalala ko lang, kids. Noong una ko kayong nakilala ay tumitingin kayo ng presyo ng okonomiyaki. Bakit mahilig ang nanay niyo sa pagkain yun? Curious na tanong ni Joshua sa mga ito. Yun daw po ang madalas iluto sa kanya ni tatay, kaya paborito niya yun. Mabilis na sagot ni Kurt pagkainom ng iced tea. Bahang at may keso ba niluluto ng tatay niyo? Ay, opo. Yan po ang narinig ko kay nanay nung kaarawan niya. Nagulat siya kasi maanghang at may keso daw po ang padala niyang okonomiyaki. Ang original na luto daw po kasi noon ay hindi maanghang at walang keso. Si tatay lang daw po ang may ganung recipe. Salaysay pa ni Kurt na nagpalakas sa timok ng puso ni Joshua. Napakagatlabi siya. Malakas ang kutob niya na anak nila ni Melody ang mga bata. Tanging ang pangalan lang ang iba dito. Melay daw ang pangalan ng ina ng triplets ayon sa mga bata. Pero bukod doon, ay lahat ng impormasyon na kakalap niya sa mga bata ay tugma kay Melody, pati na rin ang kaarawan nito. Dahil sa labis na kuryosidad, nagdesisyon si Joshua na alamin kung si Melody nga ba ang ina ng mga bata. Pinipilit niyang alisin sa isipan ng kanyang kutob. Sa totoo lang, ay pansin niyang may hawig sa kanya ang mga bata. Maging ang mga staff nga niya ay ganoon din ang opinyon. Akala ng mga ito ay anak niya noong una mga triplets. Noon pa talaga niya gustong puntahan sa bahay ang triplets para tingnan ang kalagayan ng mga ito. Kaso ay naging abala siya sa restaurant. Kaya hindi na niya nausisa kung anong buhay meron ng mga to. Naawa kasi talaga siya sa tatlo noong una niyang makita ang mga ito na namamasura at madudungis. Sinundan niya mga ito pa uwi hanggang sa marating ng triplets ang isang barong-barong sa gilid ng kasada. Kinubli niya ang sasakyan sa may tindahan habang pasilip-silip sa triplets. Halos lumabas sa dibdib niya ang puso dahil sa sobrang lakas ng tibok niyon. Hindi siya makapaniwala nang makita ang isang babae na naglalabas sa harap ng isang barong-barong. Hindi siya maaaring magkamali. Si Melody ang babaeng naglalaba. Napahawak si Joshua sa kanyang dibdib. Napakasakit makita sa ganoong kalagayan ng kanyang dating asawa. Pawis na pawis ito habang panay ang kusot sa tambak na labahin. Naisip din agad ni Joshua ang posibilidad na anak nga niya ang triplets. May nangyari sa kanila ni Melody ng gabi bago ito umuwi ng Pilipinas. Pero malaking pala isipan sa kanya ay kung bakit hindi sinabi ni Melody sa kanya kung anak man niya ang triplets. Bakit naman hindi niya sasabihin sa akin kung anak ko ang triplets? Wala naman kaming third party issues na manghiwalay kami. Hindi naman kami magkaaway. Pero kung sa bagay, ma-pride ang babaeng to na hindi nga niya tinanggap ang alimony eh. Kinakausap ni Joshua ang sarili habang awang-awa na pinapanood si Melody sa hindi kalayuan. Tumayo si Melody mula sa paglalaba. Nataranta naman si Joshua kaya't pinaatras agad niya ang kanyang kotse at saka siya nagmaniobra. Kinagabihan ay hindi makatulog si Joshua. Malakas talaga ang kutob niyang anak niya ang triplets. Hindi may kakaila na naghihirap ang mga ito. Kaya kung anak nga niya ang mga bata ay kailangan niyang umaksyon agad. Hindi siya makakapayag na maghirap ang kanyang mga anak habang siya ay maginhawa ang buhay. Kinabukasan ay inabangan ni Joshua ang pagdalaw sa kanya ng mga bata sa restaurant. Gusto niyang makumpirma kung anak nga niya ang mga ito bago niya kausapin si Melody. Nang makita niya na papalapit na ang mga bata sa restaurant, ay sinalubong agad niya ang mga ito at sabay yakap na ipinagtaka ng mga ito.
Kuya, nakakahiya naman po. Madumi po kami. Samit ni Kurt. Oo nga po, madumi po kami. Nangalakal po kasi kami. Baka po madumihan lang kayo. Wika naman ni Kenneth. Tila walang narinig si Joshua. Yaka pa rin niya ang tatlong bata habang nakapikit siya. Ramdam na ramdam niya ang lukso ng dugo. Halos nakakasiguro na siya na anak nga niya ang mga ito. Anong totoong pangalan ng nanay niyo, kids? Biglang tanong ni Joshua nang bitiwan niya ng yakap ang mga bata. Meleng nga po, sambit ni Kenneth. Palayaw ata niya yan, Kenneth. Anong totoo niyang pangalan? Melody po, pero sabi po kasi ni nanay, Meleng lang daw po ang itawag sa kanya ng mga kaibigan niya. Naguguluhang sabi naman ni Kevin. Bakit po, Kuya Jay? Wala naman. Kwan, kumain na ba kayo? May inihanda ako para sa inyo. Talaga po? Ano po yun? Gutom na nga po kami eh. Sikreto lang po ang pangangalakan namin. May bibilin po kasi kami ulit para kay nanay. Ano naman yun? Electric fan po. Para hindi na siya mahirapang magpaypay sa amin sa gabi. Lalo na kay Kenneth. Bakit? Wala ba kayong electric fan sa bahay? Meron po. Kaso nasira na po eh. Ganun ba? Ako na lang ang bibili para sa inyo. Ano sa tingin nyo? Sa question niya. Naku, huwag na po. Baka po magalit si nanay. Ganun ba? Ihaan nyo at kakausapin ko siya minsan para pumayag na siya. Inakay ni Joshua papasok ng restaurant ang mga bata at pinakain. Maluha-luha siya habang nakatingin sa tatlong bata. Cute na cute ang mga ito. Pero talaga nga namang madudungis. Halos madurog ang puso ni Joshua. Isinubsob niya sa trabaho ang kanyang sarili para huwag maghirap ang kanyang pamilya. Pero naghirap pa rin pala. Hindi niya matanggap na may mga araw na hindi nakakakain na maayos sa mga anak niya. Nang makakain ay nagpaalam na ang mga bata. Kailangan pa daw kasi ng mga itong mga lakal. Uuwi daw ang mga ito ng maaga dahil may trangkaso ang nanay ng mga ito at hindi makakapaglabada. Teka, kumbigyan ko na lamang kayo ng pera para huwag na kayong mga lakal ngayong araw. Sumama na lamang kayo sa akin. Kung ayaw niyong tanggapin ang pambili ng electric fan, edi iba na lang. Ayos ba? Nakakahiya naman po, kuya. Sabi ni Kenneth. No, it's okay. Gusto ko kasing kumain sa samgyupsal pero wala naman akong kasama. Samahan niyo ako, okay lang ba? Ano po yung samgyupsal, kuya? Sabay-sabay na tanong ng tatlo. Yung Korean barbecue. Yung ikaw ang magluluto ng karne sa lutuan sa harap mo sa table. Ay, yan po yung nadadaanan naming restaurant na may umuusok. Tapos ang bango-bango. Namimilog ang mga matang sabi ni Kevin. Natawa naman si Joshua. Oo, yung ganun nga. Ano, gusto niyo ba? Ulit kumain. Sadali lang naman tayo dun eh. Tapos uwian niyo na lamang ng pagkain ng nanay niyo para makakain din siya. Wow, talaga po kuya? Chorus na namang tanong ng tatlo. Oo naman. Yan eh kung payag kayo. Wala kasi akong ganun sa restaurant ko eh. Gusto ko sana ng ganun. Ano, sasamahan niyo ba ako, kids? Opo, sige po. Bulalas ng tatlo. Dali-dali sumakay sa kotse ni Joshua ang triplets. Sa daan patungo sa restaurant ay magilim na kumakanta ang mga bata. Abotenga naman ang ngiti ni Joshua. Masaya siyang makasama ang mga bibong bata. Ang saya-saya ng puso niya. Kahit hindi niya hinga ng DNA test si Melody, sigurado siyang dugo at laman niya ang triplets. Nang dumating na sila sa samgyupsal restaurant, ay naguunahang pumunta sa lamesa ang mga bata. Habang niluluto ni Joshua ang mga karne sa grill, ay kinakain na ng triplets ang mga side dish. Pinighalong tuwa at lungkot ang nadama ni Joshua. Masaya siyang makasama ang mga ito, pero malungkot siyang makita na sabik ang mga ito sa masarap na pagkain. Ang totoo, hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan kung bakit hindi tinanggap ni Melody ang alimony. Ilang ulit niyang pinilit yun sa babae dahil alam niyang makakatulong yun sa pagbabagong buhay nito. Pero hindi talaga kinuha ni Melody. Sadyang ma-pride lang siguro si Melody. O baka may sama pa rin ito ng loob kay Joshua dahil sa naging takbo ng kanilang pagsasama noon. Pasimple namang iniuwi ni Joshua ang disposable cup na ininuman ng isa sa triplets. Nakakuha din siya ng ilang hibla ng buhok ng mga ito mula sa upuan ng kotse. Ibinasuri niya agad ang mga DNA samples ng mga ito.
at ang resulta daw ay makakuha makalipas ang ilang linggo. Ayaw man niyang gawin ng DNA test, pero gagawin niya para sa muli nilang pagkaharap ng dating asawa ay may pruweba siya kung sakaling tumanggi ito. Makalipas ang ilang araw ay nagtataka si Joshua na dalawang bata lamang ang nakita niyang sisilip-silip sa pinto ng restaurant niya. Agad siyang lumabas para kausapin ang mga to. Oh, mga bata, bakit ang hali ata kayo? Teka, bakit dalawa lang kayo? Asan si Kurt? Nag-aalala ang tanong ni Joshua. Ako po si Kurt. Si Kenneth po ang hindi namin kasama. Malungkot na sabi ni Kurt. Natawa pa si Joshua. Madalas siyang magkamali sa mga ito sapagkat talaga namang magkakamukha ang tatlo. Ay, sorry. Ikaw pala si Kurt. Teka, nasan si Kenneth? Bakit hindi niyo siya kasama? Hindi ba siya pinayagan ng nanay niyo? Inatake po kasi siya ng hika. Malala daw po ang atake niya. Nasa ospital po siya pero parang hindi po naaasikaso. Ang dami po kasing batang may sakit dun. Kwento ni Kurt. Ang totoo po, kaya po kami nandito ay para manghingi po sana ng konting tulong, kuya. Kakaiba po kasi ang atake ngayon ni Kenneth eh. Parang malala po. Hirap na hirap po siya huminga kanina. Baka po matutulungan niyo kami, kuya. Sabi naman ni Kevin. Sa narinig ay biglang nag-alala si Joshua para kay Kenneth. Gusto na agad niya itong mapuntahan. Oo naman, syempre naman tutulungan ko kayo. Sa ospital ba siya nandun? Tanong niya. Hindi niya pinapakita sa dalawa na nag-aalala siya. Diyan lang po sa Amang Jose de Lima Hospital. Nako, bakit dun niyo siya dinala? Madami laging pasyente dun. Hindi nga siya maasikaso agad dun. Mahirap yan kung malala pa lang ang kanyang kondisyon. Wala naman po kaming pera. Kuya, tulungan niyo po ang kapatid namin. Pwede po kami maging tagahugas ng plato sa restaurant mo bilang kabayaran sa tulong niyo kay Kenneth. Huwag niyo nang isipin yun, okay? Tutulong ako kahit walang kapalit. Tara na, puntahan natin siya. Sumakay sa kotse si Joshua at nakasunod naman ang dalawang bata. Mabilis naman silang nakarating sa ospital. Pumunta agad sila sa emergency room kung saan nakaratay si Kenneth. Naaawa si Joshua sa kalagayan ng bata dahil hindi pa rin ito nakakalipat sa ward. Napakaraming pasyente ng oras na yon. Hindi na maganda ugaga ang mga doktor at nurse. Awang-awa si Joshua nang makitang nakahiga si Kenneth sa hospital bed. Nakapikit ito at may suot na oxygen. Baka sa mukha nito ang hirap at sakit na pinagdadaanan. Agad lumapit si Joshua sa bata. Kenneth, kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong niya dito. Dumilat si Kenneth at bahagyang ngumiti. Hindi pa ito makapagsalita, hinahabol nito ang hininga. Ililipat ka namin ng ospital ah. Doon tayo pupunta sa magagamot ka agad. Bumaling si Joshua kay Kevin. Nasaan ang nanay mo? Hindi ko po alam. Baka po kinakausap ang mga doktor. Itinaas naman ni Kenneth ang kamay at tumuro sa isang bahagi ng ospital. Pumunta naman agad si Joshua sa pinto na itinuro ni Kenneth. Nakita niya si Melody na nakikiusap at umiiyak sa harap ng doktor. Parang awa na ho ninyo. Gamutin niyo na ang anak ko, Dok. Pagmamakaawa ni Melody habang umiiyak. Mrs., maghintay lang ho kayo. Lahat ho kami may ginagamot din. Madami pa hong mas critical sa anak niyo. He can wait a little bit longer habang may oxygen siya. Pasensya na talaga, Mrs. Hindi pa ho ba critical ang tawag niyo sa kondisyon ng anak ko? Nahihirapan na ho siya huminga. Pagpupumilit pa ni Melody. Kung hindi ho kayo makakahintay, ilipat niyo ang anak niyo sa pribadong ospital. Napakarami po kasi namin pasyente ngayon at ilan lang kami yung doktor dito. Wala ho akong pambayad sa pribadong ospital, Dok. Mrs., kung wala ho kayong pambayad, matutuho kayo maghintay. Hindi naman ho kami nakatambay dito eh. May mga ibang pasyente din ho kaming ginagamot na mas malala ang kalagayan. Ililipat na lamang namin ang bata sa ibang ospital. Pakiasikaso ka ng release paper niya at waiver, Doc. Sabi ni Joshua na ikinalingon ni Melody at ng manggagamot. Gulat na gulat si Melody nang masilayan ng dating asawa. Joshua, anong ginagawa mo dito? Hindi makahumang tanong ni Melody dito. Saka na tayo mag-usap. Importanteng mailipat natin ng ospital si Kenneth. Madaming gustong itanong si Melody. Madami rin siyang gustong sabihin, pero isinantabi muna niya ang lahat. Pinapirma siya ng waiver ng ospital at dahil wala ring available na ambulansya ng mga oras na yon,
ay sa kotse ni Joshua sumakay ang mag-iina. Mabilis na pinatakbo ni Joshua ang kotse nito. Hindi sila pwedeng mag-aksaya ng oras. Para lang paraanin ng ibang motorista ay walang tigil sa pagbusina si Joshua habang nagmamaneho. Nakakaunawa naman silang pinadadaan ng mga ito. Dinala ni Joshua si Kenneth sa isang mamahaling ospital kung saan mga eksperto ang mga doktor. Agad na nalapatan ng Luna si Kenneth at nang mailipat na ito sa pribadong kwarto ay doon pa lamang sila nakahinga ng maluwag. Nang stable na at natutulog na si Kenneth ay saka lamang lumabas ng kwarto si Melody at pinuntahan niya sa cafeteria si Joshua. Naabutan niya itong nagkakape. Wala pa rin nagbago kay Joshua. Ito pa rin ang pinakagwapong lalaki sa paningin ni Melody. Bigla ay nahiya siya sa sarili dahil ang laki na ng pinagbago niya mula ng magkaanak. Kumusta na si Kenneth? Tanong ni Joshua na titig na titig kay Melody. Halata ang pagbabago ng dating misis. Ang pagod at kahirapan. Ibang-iba na ang Melody noon sa ngayon. Kaya lalo itong nakonsensya. Gayunpaman ay maganda pa rin si Melody sa paningin ni Joshua. Okay na siya. Tulog na nga. Yung dalawang bata naroon sa kwarto na nanonood ng TV. Tumango si Joshua. That's a relief. Gusto mo ba ng kape, Melody? Black coffee ang favorite mo, di ba? Hindi, ayos lang ako. Sigurado ka? Joshua, paano mo nakilala ang mga bata? Sa halip ay tanong niya sa dating asawa. Kanina pa talaga niya gustong malaman ang totoo. One time, I saw them outside my restaurant. Kaya kinausap ko sila. Sabi nila, inaalam nila kung magkano ako na Miyaki. Ipang naregalo daw nila sa nanay nila. At first naisip ko na baka nagkataon lang na same kayo ng gusto ng nanay nila. Hanggang sa naging madala sila sa restaurant ko. At nagkakakwentuhan kami. Napalapit na nga ako sa kanila eh. You mean, alam mo ng anak ko sila? Sort of. Kibit balik at nasagot lamang ni Joshua. Sinabi kasi nila ang pangalan mo. Tapos kanina dumaan sila sa akin. Nagtaka ako kung bakit dalawa lang sila. Pinuntahan daw nila ako para humingi ng tulong para kay Kenneth. Pasensya ka na kung ikaw ang nilapitan nila. Mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. At ayaw nilang isa man sa kanila ay nagkakasakit. Oo, napansin ko nga. Maganda pagpapalaki mo sa kanila, Melody. Teka, kamusta ka na nga pala? After 5 years, hindi ko akalain na magkikita ulit tayo. Usisa nito. Kahit na ang totoo ay umaasa naman talaga si Joshua na muli silang pagtagpuin ni Melody. Ayos lang. Hindi na ako nagtatrabaho bilang nurse. Wala kasing mag-aalaga sa triplets. Mas lalo akong mamumulubi kung babayad ako ng taga-alaga. Gusto kasi nila bawat bata 6,000 buwan-buwan. Sa naman ako kukuha ng 18,000 buwan-buwan. Kaya yun, naglalabado na lang ako at rumarakit minsan. Napakatatag mo, Melody. Well, kahit naman noong una kitang nakilala, rakitera ka na talaga. Remember the first time we met sa bahay ng kakilala ko sa US? Di ba rumarakit ka rin ng gardener sa kanya kapag wala kang pasok sa ospital? Hindi ko akalain na Pinay ka pala. Akala ko kasi Mexican ka na kamag-anak niya. Yeah, I remembered that. At mula nun hindi mo na ako tinantanan. Nagkatawanan sila. Kung kinuha mo lang sana ang alimony, hindi ka na sana naglalabada. Napatingin si Joshua sa kamay ng dating misis. Wala na ang wedding ring nila. At halata na sobrang daming ginagawa sa buhay ni Melody. May ilang gasgas din sa puso ng babae mula sa paglalabada. Okay lang, nairaos ko naman ang buhay na wala ang alimony na yon. Sanay naman ako sa hirap. Naiilang si Melody kaya iniba na niya ang usapan. Josh, salamat nga pala sa tulong mo ah. Ang sabi ng doktor kanina, buti daw nadala natin agad si Kenneth dito. Kung hindi baka napaano na siya. Tatanawin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Wala yun. Masaya akong makatulong. Melody, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Didiretsahin na kita. Kamukha ko ang mga bata. Nakakaramdam din ako ng lukso ng dugo sa kanila. Tapatin mo nga ako. Ano ko ba sila? Walang paligoy-ligoy na tanong nito sa kanya. Hindi naman nakakibo si Melody. Naintindihan naman siya ni Joshua. Hindi bale. Kung hindi ka pa handang sumagot ay naiintindihan ko. Pero gusto ko lang din ipaalam sa'yo na ipinadiyan na i-test ko ang mga bata.
Nang minsan kumain kami, kinuha ko ang pinag-inuman nilang disposable na baso. May nakuha din ako na ilang hibla ng buhok nila mula sa upuan ng kotse ko. Ipinasuri ko mga yun. Kaya ilang araw lang ay malalaman ko din naman kung anak ko sila. Seryosang sabi ni Joshua. Bumuntong hininga si Melody. Wala na rin namang dahilan para maglihim pa siya. Anak naman talaga ni Joshua ang triplets. Fine. Anak mo sila. Pero sana ay wag mo muna akong tanungin kung bakit hindi ako bumalik ng Amerika nang malaman kung buntis ako. O kung bakit hindi kita kinontak when I found out that I'm pregnant. It's my choice though. I'm just going through a lot right now. Hindi ko nakakayanin pa mga ganitong usapan. Sorry, Josh. Naiintindihan ko naman, Melody. Handa ako maghintay sa araw na kaya mo nang magpaliwanag. Sa ngayon ay masaya ako na malaman na anak ko ang triplets. Kung alam mo lang kung gaano mo ako napasaya. Wala silang kaalam-alam na sumunod pala kay Melody sina Kurt at Kevin at narinig na mga ito ang pag-uusap nila. Anak mo po kami, Kuya Jay? Tanong ni Kevin. Napatingin lamang si Joshua at Melody sa dalawang bata. Pareho silang nagulat na hindi nila napansin ang mga ito. Anak, magpapaliwanag ako. Mahinang sagot ni Joshua. Pero ang sabi niyo po sa amin ay wala kayong anak at asawa. Oo. Hindi ko kasi alam na pinagbuntis at pinanganak kayo ng nanay niyo matapos namin maghiwalay noon. Yan ang totoo. At patawarin niyo ako sa mga panahong wala ako. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa inyo. Pero masaya akong nalaman na anak ko kayo. I swear, babawi si Daddy. Okay, kids? Naiiyak na sagot ni Joshua. Batid nitong may tampo ang mga bata dahil ngayon lamang ito nagpakilala. Nanay, hindi niyo po sinabi sa kanya na pinanganak mo po kami? May hinampong tanong ni Kurt sa ina. Sorry mga anak, may sarili na kasi siyang buhay na mga panahong yun. Sinubukan ko naman pero ayoko makagulo sa kanila. Kaya sabi ko sa sarili ko na okay lang naman na tayong apat na lang ang magkakasama. Sorry talaga mga anak. Huwag sana kayong magagalit kay nanay ha. At walang kasalanan ng tatay niyo. Sana'y matanggap niyo rin siya. Nanunubig ang mga matang paumanhin niya sa dalawang bata. Anong ibig mo sabihin, Melody? Tanong naman ni Joshua. Hindi na nakasagot pa si Melody dahil tumakbo na ang mga bata at niyakap si Joshua. Tatay ko po talaga namin, Kuya Jay? Sabay na tanong ng dalawa habang nakayakap sa ama. Oo naman anak, ako ang tatay niyo. At mula ngayon, hindi na ako mawawala. Kaya po pala ang sarap niyong yumakap, sabi ni Kurt. Talaga ba? Masarap ang yakap ko. Pero mas masarap ang yakap niyo. Mahal na mahal ko kayong mga anak ko kahit ngayon lamang natin nalaman ang lahat. Emosyonal na sabi ni Joshua habang yakap ang dalawang bata. Pwede ka na po ba naming tawagin tatay? Panabay na tanong ng mga ito. Oo naman mga anak. Pwede ring daddy o papa. O saan kayo komportable? Tatay na lamang po, tay. Masayang sabi ng magkapatid. Matapos ng komprontasyon ay nagbalik na sila sa silid ni Kenneth. Masaya sila na ibinalita ng doktor na stable na si Kenneth. Ibinalita na rin nila dito ang tungkol kay Joshua. Tuwang-tuwa naman ito at nagpayakap pa kay Joshua. Inalok ni Joshua na dito na muna tumira ang mag-iina. Gaya ng sabi ng doktor ay kailangan ni Kenneth ng malinis at maayos na tirahan para wag na itong atakihin madalas ng hika. Kailangan din itong makakain ng masusustansyang pagkain. Tumanggi si Melody pero dahil na rin sa paliwanag ng doktor at sa pakiusap ng mga bata, ay pumayag na rin siya sa offer ni Joshua. Nang madischarge sa ospital ay dumaan lamang sila sa kanilang barong-barong para kunin ang kanilang mga gamit. Pagkatapos ay sa bahay na sila ni Joshua tumuloy. Malaki ang bahay nito. Mansyon na nga maituturing, pero malungkot ang bahay. Mag-isa lang naman si Joshua doon kasama ang mga kasambahay, cook, driver at hardinero. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makapasok sa loob ng bahay. Malaki na nga naman ang bahay ng mga ito. Malawak ang mapaglalaruan. Wow, tatay! Bahay mo po ba to? Masigla at manghang tanong ni Kevin. Bahay niyo rin to, anak. Lahat ng meron si tatay ay para sa inyo. Madamdaming sagot ni Joshua. Tatay, ano pong meron dun? Tanong naman ni Kurt sabay turo sa isang tila lagusan. Surpresa ko sa inyo yun. Gusto niyo bang makita? Nakangising tanong ni Joshua sa mga anak. Opo, tay.
Sabay-sabay na sagot ng tatlong bata. O siya, tara na. Yakag nito. Patakbong sumunod kay Joshua ang mga bata. Halos namuha ang mga mata ng triplets nang makita ang sinasabing sorpresa ni Joshua. Sa likod ng bahay ay may napakalawak na lupain. Meron itong dalawang swimming pools, trampoline, seesaw, swing at slide. Meron ding isang malaking puno na may bahay-bahayan sa itaas. Ano yan, Joshua? Pinasadya mo para sa mga bata? Gulat na tanong ni Melody. Oo naman. Bakit? Hindi ba approve sa'yo? Sobra-sobra na yan. Baka ma-spoil sila. Kawawa rin sila kapag nakasanayan nila yan. Paano kapag umalis na kami dito? Baka napanapin nila yan. Hindi ko naman kayang ibigay sa kanila mga ganyan. Aalis po tayo dito, nanay? Nag-aalalang tanong ni Kevin. Oo naman, anak. Pansamantala lamang tayo dito. Hindi naman tayo dito talaga nakatira. Dito lang tayo habang naghahanap ako ng maayos na trabaho para makapagrenta ako ng maayos na apartment para sa inyo. Bakit mo kailangan gawin yan, Melody? Kaya ko namang ibigay lahat ng yan sa mga anak natin. Matagal akong absent sa buhay nila. Hayaan mo kong bumawi. Mag-usap nga muna tayo, Joshua. Mga anak, maglaro muna kayo at mag-uusap lang kami ng tatay niyo. Wika ni Melody at sumunod naman ang mga bata. Patakbo ang mga itong pumunta sa palaruan. Mag-iingat kayo ah. Kenneth, huwag kang masyadong magpagod at baka hikayin ka na naman. Bili naman ni Joshua. Pagkatapos ay binalingan nito si Melody. Joshua, hindi na tayo mag-asawa. Hindi tama na magkasama tayo sa iisang bubong. Gagamitin ko na lamang ang pagkakataon na ito para makabalik ako sa pagtatrabaho sa ospital bilang nurse. Kapag stable na ako, uupa kami ng apartment. Maaari mo namang dalawin ng mga bata eh. Hindi ko ipagkakait sa'yo yun. Bakit? Hindi naman natin pwedeng ayusin ang lahat, Melody. Bakit hindi tayo magsimulang muli? Ayaw mo bang maging isang buong pamilya tayo para sa triplets? Wala na tayong aayusin, Joshua. Hindi kita pipigilan na magpakaama sa mga anak mo. Pero sa akin ay wala ka nang maaasahan. Winakasan na ni Melody ang kanilang pag-uusap at naglakad na palayo. Nakatanaw lamang sa kanya si Joshua. Tay! Tay! Akyat tayo sa bahay sa puno! Wika ni Kenneth nang makalapit kay Joshua. Treehouse ang tawag dyan, anak. Halika, tingnan mo ang loob niyan. Binaling na lamang ni Joshua ang atensyon niya sa kanyang anak. Masayang naglalaro ang tatlong bata. Nakatanaw lang si Melody sa mga ito sa hindi kalayuan. Masaya siya para sa mga anak niya, pero hindi niya gustong makita si Joshua. Nasasaktan pa rin siya kapag nakikita niya ito. Kung pagbibigyan niya ito, baka maulit lang din ang dati na hindi nito magawa ang obligasyon nito bilang asawa at ngayon ay bilang ama. Halos mapatulon siya sa gulat nang tumunog ang doorbell. Sino ba namang bisita yun at grabe naman makapindot sa doorbell? Bulong ni Melody sa sarili. Binuksan niya ang gate at nagulat siya na ang kaibigan niyang si Stella pala ang bisita. Anong kinagawa mo dito, Stella? Gulat na tanong ni Melody. Hindi ba tinext mo sa akin ang address niyo? Kamo, bistahin kita. Ano ka ba? Hindi ko naman sinabi ngayong araw mo mismo ako puntahan. Kakalipat lang namin dito. Ay, ganun ba? Hindi mo naman nilinaw, friend. Ano, uuwi na ba ako? Loko ka talaga. Nandito ka na, no? Halika, pasok na. Ang bongga ng bagong bahay mo, friend. Asensado ka na, ha? Buti ka pa. Sana all na lang talaga. Hindi ko to bahay, Stella. At hindi rin naman kami titira na permanente dito. Ay, bakit naman, friend? Ang ganda dito, oh. Kahit bumagyo, hindi mo mararamdaman. Hindi na rin kayo matutuluan kapag umuulan. Naantala ang kanilang pag-uusap nang makasalubong nila si Joshua. Joshua, ito pala si Stella, ang kaibigan ko sa sitio. Taga dun din siya sa tinitirahan namin. Ninang din siya ng triplets. Nice to meet you, Stella. Hello po. Bati din ni Stella. Pasensya ka na, Joshua. Kalilipat lang namin na may bisita agad ako. Pinadala ko kasi sa kanya ang address dito pero hindi kami nakaintindihan. Akala niya ngayon ko na siya pinapupunta. Nahihiyang paliwanag ni Melody. Ano ka ba? Wala namang problema dun eh. Teka, ipapaanda ako merienda natin kay Manang. Feel at home, Stella. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. At saka sandali lang naman dito si Stella. Tanggi ni Melody.
Hoy, ano ka ba, Melody? Pabayaan mo nga siya kung gusto niyang magpahanda ng merienda. Baka ma-offend. Gutom na din naman ako eh. Nakakapagod kaya maglakad papunta dito. Wala man lang trike dito. Puro mayayaman natang nakatira dito eh. Sansala ni Stella sa kanya. Ang dadal mo naman, Stella. Nakarami ka ba ng asukal? Natatawang sabi ni Melody. At niyaya niya sa isang lamisita sa hardin si Stella. Si Joshua naman ay tumuloy na sa loob ng bahay para magpahanda ng merienda. Dito na tayo para mabantayan ko ang mga bata. Yaya ni Melody sa kaibigan. Asus, mga bata ba talagang gusto mong bantayan? O ang tatay nila? Ay nako, magtigil ka Stella. Tapos na lahat sa amin. Melody, bakit na nagsasara ka agad ng pinto at bintana? Bakit hindi mo subukan? Kahit para sa mga bata na lamang. Hindi ko naman siya pinipigil ng magpakaama. Pero yung sa amin, tapos na yun. Bakit ba tila ang laki ng galit mo sa asawa mo, Melody? Sabi mo nga wala namang third party sa inyo. Correction, dating asawa. Fine, so bakit nga galit ka? Alam mo, nung nalaman kong buntis ako sa triplets, nagbalak akong ipaalam kay Joshua ang tungkol sa kondisyon ko. Bago ko siya tawagan ay nakiramdam muna ako. Tiningnan kong social media account niya. Abay, akalain mong sila na agad ng babaeng pinagseselosan at pinaghihinalaan ko dati na babae niya? So anong ibig sabihin nun? Niloko niya ako? Ang sabi niya wala daw namamagitan sa kanila at hindi ako dapat magselos. Tapos makita-kita ko na sila na. So ibig sabihin nun, matagal na nila ako niloloko. Inis na salaysay niya. Friend, ang puso mo. Biro ni Stella. Naiinis ako tuwing naaalala ko yun. Naputol na pag-uusap nila nang dumating ang kasambahay na may dalang pagkain. Excuse me po ma'am, pinahanda po ni Sir Joshua itong mga pagkain. Magalang na sabi ng kasambahay. Nakakagulat ka naman ate, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman po. Narinig mo bang pinag-uusapan namin? Hindi naman po. Pagsisinungaling ng kasambahay. Ang totoo ay narinig nito lahat at nang makabalik sa loob ng bahay, ay sinabi nito kay Joshua lahat ng narinig nito. Matagal din nagkwentuhan ng magkaibigan. Ilang araw din silang hindi nakita, kaya tila hindi maubos ang kwento nila sa isa't isa. Gabi na nang umuwi si Stella. Naging maayos naman ang pagtira ng mag-iina sa mansyon ni Joshua. Gumawa ng paraan si Joshua para mapalapit ito sa mga anak nito. Pero kahit naman hindi mag-effort ang lalaki, ay close agad ito sa triplets. Lumabas na rin ang resulta ng DNA test at positibo nga na siya ang ama. Pero kahit naman hindi siya positibong ama ng triplets, ay ituturing pa rin niyang anak ang mga ito dahil mahal niya si Melody. Nag-leave muna talaga si Joshua sa restaurant para mabigyan ng mahabang oras sa mga bata. May assistant chef naman ito sa restaurant na well-trained na nito. Bagamat nagiging malapit si Joshua sa triplets, ay naging mailap naman si Melody dito. Joshua was doing his best para mapalapit muli sa dating asawa, pero sadyang sarado ng isip at puso ni Melody. Minsan na namasyal sila sa isang park at playground sa kanilang subdivision, ay nagkaroon ng kaunting oras sina Joshua at Melody. Abala sa paglalaro ang triplets at naiwan lang silang dalawa. Nagkakailangan na sila, pero ginamit ni Joshua ang pagkakataon na yon para makausap ng seryoso si Melody. Naisana nitong sabihin kay Melody na interesado talaga itong mabuo ang kanilang pamilya. Melody, binigyan mo ako ng chance sa mga bata. E ako kaya mabibigyan mo pa ng pagkakataon sa puso mo. Madami nang nagbago sa akin. Madami ako na-realize after ng divorce natin. Hindi na rin ako paranoid maghirap kaya hindi na ako workaholic. Madami na rin akong binago sa akin sarili mula nang maghiwalay tayo. Kaya ko na rin i-manage yung oras ko. I can handle our family now, Melody. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero sarado na ang puso ko sa mga ganyan, Joshua. Nasanay na ako mag-isa at mga bata lang ang focus. Kahit kailan nga hindi ako nagkaroon ng lobyo. Talagang nakatutok na lang ako sa mga bata. Mahirap magpalaki ng tatlong bata. Naiintindihan ko naman, Melody. At hindi naman kita minamadali. Kung kailan lang ang daan ang puso mo. Nung may nangyari sa atin bago ang flight mo, umasa ako na magiging okay na tayo, pero nagising ako na wala ka na sa tabi ko. You mean, nasa wisyo ka pa rin nun? Oo, pero dahil mahal kita, nagpadala ako sa nararamdaman ko.
Kahit na alam kong mali na samantalahin kong pagalasing mo. For me, asawa pa rin kita. Sinadya mo din bang buntisin ako? No, lasing na rin ako nun at masakit ang puso ko sa divorce natin. Kaya nung sumama ka sa akin, nawala na rin sa isip ko na hindi na tayo mag-asawa. I'm sorry, Melody. Nakibit-balikat lamang si Melody at umiwas na siya kay Joshua. Tapos na rin naman yon. Nilapitan na lamang niya ang mga anak at nakipaglaro sa mga ito. Isang gabi ay nagkaroon ng konting pagtatalo sila Joshua at Melody. Nagyayang mag-night swimming ang mga bata at pinagbigyan naman ng mga ito ni Joshua. Natutulog si Melody nang magyaya ang mga bata. Kaya naman laking gulat niya nang magising siya at malamang nag-night swimming ang mga anak. Pagbaba niya ng hagdan mula sa kanilang kwarto ay nakasalubong niya ang isang kasambahay. Ate, nasa na mga bata? Wala sila sa kwarto nila. Naliligo po sa pool, sagot ng kasambahay. Ha? Bawal kay Kenneth manamigan sa gabi. Ay, hindi ko po alam ma'am. Si Sir Joshua po ang kasama nila eh. Padabog na pumunta sa pool area si Melody at galit na nilapitan ng dating asawa. Joshua, bakit pinapaligo mo ng gabi si Kenneth? Baka atakihin ang hikayan. Pasigaw na sabi ni Melody. Sus, myth lang yun Melody. Hindi yan totoo. Maganda nga swimming sa may hika eh. Lalakas ang baga niya. Katwira nito. Anong myth ang pinagsasasabi mo? Halika nga Kenneth. Umahon ka na at baka samain ka na naman. Galit na utos ni Melody sa anak. Sumundan naman agad si Kenneth pero inawat ito ni Joshua. Napaka-killjoy mo naman, Melody. Killjoy? Really, Joshua? Ano akong pinag-uusapan natin? Anong killjoy ang pinagsasasabi mo? Wala kang malasakit porket hindi mo naman pinaghirapang palakihin ng mga yan. Angil niya rito. Nagsimula nang umiyak si Kenneth at umahon na ito sa swimming pool. Huwag na po kayong mag-away, nanay, tatay. Babalik na po ako sa kwarto. Sorry po. Pakiusap ni Kenneth. Ito kasing tatay mo. Trying hard maging tatay. Ano bang problema mo, Melody? I'm just doing my responsibility to our kids. Hinawakan ni Joshua sa braso si Melody. Ikaw ang problema ko, Joshua. Bakit kailangan natin makita pa muli? Bakit pa ulit-ulit mo ako sinasaktan? I don't understand, Melody. Paano kitang sinasaktan? Please enlighten me. Nasasaktan ako tuwing nakikita at nakakasama kita, Joshua. Masakit sa akin nakasama kita sa bahay na to. Bakit? Dahil akala mo niloko ka namin ng cook sa restaurant ko sa Amerika. Si Cindy ba? My gosh, Melody. Hindi kita niloko. I never cheated on you. Naging kami lang ni Cindy in a few months after our divorce. My whole world fell apart when you left for the Philippines. Akala ko ayos lang ako after ng divorce natin. Pero nang makauwi ka ng Pilipinas, dun lang nag-sink in sa akin na wala nang pinakamamahal kong babae. Sa totoo lang, kung may dapat magalit sa akin, si Cindy yun. Naging panakipbuta siya nang mawala ka. Sa kanya ko naibaling ang atensyon ko kahit na wala naman akong pagmamahal sa kanya. Pero tinulungan niya ako ng mga panahon na lugmok ako. But in the end, nakipaghiwalay rin siya sa akin dahil alam niya na ikaw pa rin, Melody. Ikaw pa rin ang mahal ko. Madami akong pagkakamali sa relasyon natin. But I'm proud to say na kahit kailan, hindi kita niloko. Madamdaming salaysay ni Joshua. Natigilan si Melody sa mga sinabi ni Joshua. Para siyang napahiya sa mga sinabi nito. Sa isang banda ay masaya din siya dahil mahal pa rin pala siya nito. Actually, kahit naman noon pa ay alam niyang mahal pa rin siya nito. Marahil nga ay nasa kanya ang problema dahil hindi siya marunong umintindi. Mas nadala siya noon ng paghahanap ng oras at atensyon ni Joshua imbes na unawain ito na para sa future nilang ginagawa nitong pagtatrabaho. Pero tinalo siya ng pride. Tama na po, nanay, tatay. Huwag na po kayong mag-away. Sorry po kung nag-swimming ako ng gabi. Umiiyak na sabi muli ni Kenneth. It's okay, anak. Lalapitan sana ni Joshua si Kenneth para patahanin. Pero dahil sa tensyon ng kanilang sagutan, ay hindi nito napansin na may naiwan palang clay ang mga bata sa gilid ng pool. Nadula si Joshua at nabagok ang ulo nito sa simento. Nagsigawan ang mga bata nang makitang bumagsak ang ama. Agad din namang lumapit si Melody kay Joshua. Nawala ng malay si Joshua kaya labis na natakot si Melody. Kevin, sabihin mo kay naman ang tumawag ng ambulansya. Bilis!
utos niya sa bata at agad naman itong tumakbo papasok ng bahay kung nasaan ang mga kasambahay. Ilang minuto lamang ay dumating na ang ambulansya. Sumama si Melody sa ambulansya at ang triplets ay naiwan sa mga kasambahay. Diyos ko, huwag mo pong pabayaan si Joshua. Gusto ko pa pong mabuo ang pamilya namin. Naiintindihan ko na po ang paliwanag niya. Sana po'y mabigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Pangako po na aalisin ko na ang pride at walang kwentang galit ko sa kanya. Basta huwag niyo lang po siyang pabayaan. Taimtim na dasal ni Melody habang hawak ang kamay ni Joshua. Nang dumating sila sa ospital ay agad na ipinasok sa emergency room si Joshua. Nilapatan agad ito ng lunas at pagkatapos ay ipinasiti scan para masiguro na walang namuong dugo sa utak nito. Buti na lang at nagising na rin ito. Kabadong-kabado si Melody habang naghihintay ng resulta. Nang sa wakas ay makita niyang ibinababa na si Joshua mula sa CT scan room, ay nakahinga na siya ng maluwag. Joshua, ayos ka lang ba? Ano daw ang resulta ng CT scan? Natatarantang tanong ni Melody. Ayos lang naman ang pakiramdam ko. Hindi na ako nahihilo. Bukod sa matinding pagkapahiya ay wala naman akong ibang nararamdaman. Natatawang sabi ni Joshua. Ha? Anong ibig mong sabihin, Joshua? Napaka-embarrassing naman kasi nang nangyari, Melody. Bumalagta na lang ako bigla sa harap mo. Napaka-weak nang dating ko. Paano naman? Ang intense ng conversation natin. Hindi ko talaga napansin ng client na naiwan ng mga anak natin. Nakakuha mo pa talaga magbiro sa lagay mong yan? Naluluhaluhang tanong ni Melody. Ito naman, napaka-seryoso. Okay lang naman ako eh. Grabe kaya yung bagsak mo? Paano kung napasama ang bagsak mo? Paano kung hindi ka na nagising? Paano nga? Kung sakaling hindi na ako nagising, mamimiss mo ba ako? Hindi no. Naaawa lang ako sa mga anak mo. Sabik silang magkaroon ng ama tapos dumating ka nga pero mawawala din naman agad. Pagdadahilan ni Melody. Pero ikaw, hindi mo ba ako mamimiss kung hindi na ako nagising? Pili yung tanong ni Joshua. Hindi. Pagalit na sabi niya. Hindi na naituloy ni Joshua ang pang-aasal dahil dumating na ang doktor dala ang CT scan result ni Joshua. Good evening, Mrs. Ayos naman na ang resulta ng CT scan. Wala namang bali o pagdurugo sa ulo niya. Bibigyan na lamang kayo ng instructions ng attending nurse. Naibigay ko na rin ang mga reseta para sa painkillers. At pagkatapos ay makakauwi na kayo. Hindi na siya kailangang i-confine. Nakangiting sabi ng matandang doktor. Inayos naman agad ni Melody ang mga dokumento at bills ni Joshua at nagpasundo na sila sa kanilang driver. Tulog na ang triplets nang dumating sila sa bahay. Inakay ni Melody si Joshua papasok sa kwarto nito, pero humilit ito sa kanya. Dito ka na kaya matulog sa tabi ko, Melody? Ano? Abi bastos ka? Singhal ni Melody sa dating asawa. Ano namang bastos dun? Paano kung may sumakit sa akin o kaya magkakomplikasyon ako? Sinong sasagip sa akin? Sinong magdadala sa akin sa ospital? Pagdadahilan nito. Magtigil ka nga dyan, Joshua. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, hindi ba? Maayos ka naman daw. Matulog ka na lang dyan. Pagkasabi niya yun ay tumalikod na agad si Melody at pumasok sa kwarto nila ng mga bata. Salamat po, Lord, at ligtas si Joshua. Naibulong na lamang ni Melody nang makapasok siya ng kwarto. Ilang araw din nagpahinga si Joshua. Pumupunta na lamang ang triplet sa kwarto nito at dinadalhan na lamang nila ito ng pagkain. Na ikalimang araw ay maayos na ang pakiramdam nito. Nang lumabas ng bahay si Joshua ay nasa palengke si Melody kasama ang driver at isang kasambahay. Naglalaro naman ng triplet sa kanilang playground. Naisipan ni Joshua na sa malilim na lamisita umupo para makita pa rin ito ang triplets. Ilang araw din silang hindi nakakapaglaro ng mga anak. At talaga namang na-miss nito ang mga bata. Habang nagpapahinga ay dumating si Melody galing palengke. Aba, maayos na at ang pakiramdam mo at nakatambay ka na dyan. Puna niya sa dating mister. Oo, okay na ang pakiramdam ko. Binabantayan ko ang triplets. Sabi kasi ni Mana umalis daw kayo. Buti naman at okay ka na. Kinabahan ka, no? Oo naman, nakakainis ka eh. Bakit ka naiinis, Melody? Akala ko pa, galit ka sa akin. Ewan. Galit ka pa ba? Naipaliwanag ko na lahat bago ako maaksidente, hindi ba? Kaya nga ako kinabahan ng madulas ka. Akala ko matutuluyan ka nang hindi ko man lamang natatanggap ang paliwanag mo.
Hindi mo lang ako nakahingi ng paumanhin sa mga nasabi ko sa'yo at sa pagbitiw ko sa kasal natin. Hindi ko pa ito nasasabi sa'yo, Josh. Naupo si Melody sa bakanting upuan sa tabi ni Joshua. Ang alin, Melody? Na sorry kung pinairal ko ang pride ko at pagiging mapaghanap sa oras mo. It's done, Melody. May pagkukulang naman talaga ako sa'yo. Mahal kita, kaya pinalaya kita at hinayahan sa gusto mong divorce. Pero kung tutusin, wala naman ng triplets ngayon kung hindi tayo naghiwalay noon at hindi nalasing, hindi ba? Tama ka naman. Siguro nga sabi ng Diyos noon, maghiwalay muna tayo para may ayos natin ang lahat at ma-realize natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Pero naghirap ka, Melody. Pinalaki mo ang triplets ng mag-isa. Pakiramdam ko, napakawala akong silbi. Dahil pinili ko ang buhay na yon. Pinili kong palakahin sila mag-isa at tinuruan sila na maging kontento lang sa kung anong meron sila. Dahil ayokong magaya sila sa'yo na walang kakontentohan sa natatamasang blessing. But then I realized na dapat ko pa silang suportahan na lumipad ng mas mataas. Basta wag lang sa sobra. To the point na nawawala na ng oras sa taong nakapaligid sa kanila. I know I was like that back then, Melody. You made me realize na mas mahalaga pa rin ang pag-ibig kaysa sa sobra-sobrang pera. Never akong naging masaya sa lahat ng natatamasa kong achievements dahil wala ka na sa buhay ko. Yes, proud ako sa mga achievement ko, pero wala din ang saya sa puso ko. Pakiramdam ko, malaki pa rin ang kulang sa buhay ko. At ikaw yun. Sobrang saya ko na muli kitang makita at lalo pang umapaw ang kaligayahan ko nang malaman ko na may mga anak tayo. Gustong gusto kitang yakapin nung sinundan ko ang mga bata sa sityo. Pero hindi ko ginawa dahil kailangan ko munang iayos ang lahat bago ako magpakita sa'yo at magpakilala sa mga bata na ako ang tatay nila. Sorry kung inilihim ko sila, Joshua. 5 taon na nasayang dahil sa pride ko. May panahon pa naman tayo para ayusin ang pamilya natin, Melody. I never close my heart for you. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang narito sa puso ko. Hindi ka ba galit sa akin? Tanong naman ni Melody. Hindi ko naman kaya magalit sa'yo, Melody eh. Pinalaya nga kita, di ba? Hinawakan ni Joshua ang kamay ni Melody. Dumukot ito sa bulsa at inilabas ang lumang engagement ring na ibinalik ni Melody noong sila ay maghiwalay. Papakasalan mo ba akong muli, Melody? Nangangako akong magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Nangangako akong magiging mabuting ama ko sa mga anak natin. At nangangako akong ibubuhos ko ng panahon ko sa inyo. Ikaw at ang triplets ng priority ko sa lahat. Melody, bumalik ka na ulit sa buhay ko. Totoo na ba yan, Josh? Joshua knelt on one knee. Totoo na, baby. Natuto na ako sa nangyari sa atin. Patawarin mo ako kung nawalan ako ng oras sa'yo dati. Hinding-hindi na ako magpapadala sa takot na maghirap ulit. Alam kong importante ang trabaho at pera, pero mas importante ka at ang mga bata. Will you marry me again? Do you want to be Mrs. Melody Madrigal again? There's no divorce in the Philippines kaya gusto kong this time, dito na tayo sa Pilipinas ikasal. Payag ka ba? Madamdaming tanong ni Joshua. Hindi naman napigil ang maiyak ni Melody. Yes, I will marry you again, Joshua. Kahit kailan naman na hindi ka nawala sa puso ko. Masaya ako na meron pa tayong pagkakataon para buuin muli ang ating pamilya at makabawi sa lahat ng nasayang nating panahon. Isinuot agad ni Joshua ang singsing kay Melody. Napatitig siya roon at lalong naging emosyonal. Namiss ko ang singsing na to, Josh. Namiss din kita. Tumayo si Joshua at niyakap ng mahigpit si Melody. Nagtakbuhan naman papunta sa kanila ang mga bata. Ano pong nangyayari, nanay, tatay? Bakit po umiiyak si nanay? At bakit po lumuhod, tatay? Nag-aaway na naman po ba kayo dahil sa akin? Nag-aalala ang tanong ni Kenneth. Hindi, anak. Lumuhod ang tatay mo kasi niyayaya niya ako magpakasal ulit kami. Nakangiting paliwanag ni Melody. Pumayag ka po ba, nanay? Nalalaki ang mga mata ni Kurt. Oo, anak. Pumayag na ako magpakasal muli sa tatay niyo. Mahal ko pa rin naman siya at gusto kong mabuo ang pamilya natin. Approved ba sa inyo? Yay! Approved na approved po, nanay. Hindi na po tayo aalis dito, di ba po? Dito na po ba tayo titira talaga? Tanong naman ni Kurt. Oo, anak. Dito na tayo titira habang buhay kay tatay. Nagsitalunan sa tuwa ang mga bata. Sa wakas ay meron na silang buo at masayang pamilya.
Inayos agad ni Melody at Joshua ang kanilang kasal. Pati ang mga dokumento ng mga bata ay pinaayos din nila agad sa abogado. Isinunod nila ang apelido ng mga bata kay Joshua. Matapos ang kasal ay nakabalik na si Melody sa pagtatrabaho sa ospital bilang nurse, habang abala naman sa mga negosyo at sa restaurant si Joshua. Pero makalipas ang isang taon ay pinahinto na rin ni Joshua sa trabaho si Melody upang makapag-focus sa triplets at para masundan na rin nila ang triplets. Nagkahiwa-hiwalay man sila ng matagal na panahon ay naging masaya pa rin sila at buo sa bandang huli. Marahil nga ay tama ang kasabihang kung kayo talaga ang para sa isa't isa, kayo pa rin ang magkakatuluyan sa bandang huli. Ibibigay yun sa inyo sa tamang pagkakataon, panahon at lugar, at kung kailan malaya na kayo pareho sa lahat ng problema at natuto na sa mga pinagdaanan habang kayo ay magkahiwalay. Joshua also realized that time spent with the one you love is never wasted. Kaya naman ang oras na ipinagkait niya noon kay Melody ay ibinubuhos niya ngayon sa asawa at mga anak. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.